Colonel, good morning po. Salamat po. Opo, magandang umaga din po. Oho. Established na ba talaga ho yung pera at personal na problema daw ang posibleng motibo sa likod ng pagpatay dito sa mga balikbayan na ito sa Quezon? Sir, lumalabas po sa pag-iimbestiga ng ating mga investigador ng Tayabas. Ang yun po, yung binabanggit na yun ang motibo na una ay merong personal na away itong mga magkakapamilya. At pangalawa din, ang mukhang lumalabas na isang dahilan din ay pira nga po. At kagabi, nung po ma-implement po yung search warrant na in-applyan natin dahil yung bahay nung una hindi natin inaasahan na yun yung crime scene. Oho. Pero nung sinabi ng witness na yun yung bahay, nakapag-apply po tayo ng search warrant at yung sinasabi na pera ay naroroon nga po, nakatago doon sa sinasabi ng witness na pinagtaguan ng kanyang mga kaanak. Nakabaon yung pera? Ay, hindi po, nakalagay sa isang box, isang lagayan at nakatago sa isang kwarto. Magkano ho ito? Magkano? Ang nakita po ay 136 na lapad. 136 ang quotation po ay 1.36 million yen. Yen. Ang equivalent, opo, at ang nakikita po natin at saka 30,000 na pesos cash. Total mga mahigit kalahating milyong piso po ang halaga ang nakita doon. Opo. Okay. Ang unang lumalabas sa balita, ang dahilan ng naturang krimen ay pera. Ano yung personal grudge? Anong ibig sabihin? Mukhang base po sa pahayag ng isa sa witness natin ay itong kaanak ay puno ang sabi, ang eksaktong word na sinabi ay puno na daw sila dito sa yung maling trato sa kanila ng kanilang kaanak at napag-alaman natin na noong pang December 2023 ay pinagplanuhan pa pala ito na gawin itong pagpatay. Okay, okay. Linawin lang natin, 'di ba may anak sila? Ito ba 'yon si May Motegi? Yan ba 'yung anak? Yung pong missing po ay yung lorry at saka yung anak niya po na May. Yan po yung Japanese national na pinanganak sa Japan. At yung niretain niya at ginawa niya na pinili niya na citizenship ay yung citizenship ng ama niyang Japanese. Japanese, okay. So yung nanay din po, Japanese na rin, di ba? Lumalabas po sa pag-record check namin ay retain pa rin po ang kanyang Filipino citizenship. Okay. Eh, dito ho ba'y pumapasok na ang Japanese Embassy? Noon pa pong umpisa ay pumasok na po. No, sila po yung unang nagtanong dahil inaasahan kasi nila dapat noong February 22, yung May ay nakabalik na at February 25 ay dapat nakabalik na rin yung nanay. Oh. Kaya nung bago magkatapos, noong March 1, ay nakipag-ugnayan na sa amin at tinatanong nila na supposedly ito mag-ina ay nakabalik na pero wala pa sa kanilang system na nakabalik ito mag-ina. Kaya sila yung nauna po na pumunta dito sa Tayabas, sa Quezon, para magtanong kung nasaan yung kanilang citizen na si May at yung kanyang ina. Okay. Yung mga suspect ko, hawak na ho ninyo lahat? Sa ngayon po ay dahil ito po ay nangyari nga mag-igit isang buwan na nakakaraan. Yun pong mga suspects naman ay identified natin. Meron po tayong isa naman na nasa ospital ngayon gawa nung sinasabi ng kanyang kaanak ay uminom ng lason. At inaantay po natin na gumanda ang kanyang kalagayan at sinabi naman ng doktor na nagre-recover naman na ito para ito naman ay makausap na namin. At mabigyan na kami ng go signal ng doktor na siya ay kausapin. So, yung sister po ang ng biktima, isa 'yon. Opo, 'yun po yung may-ari ng bahay na yun. Kanilang tinutuloyan dito kung every time na uuwi sila po ng Tayabas. Ay ano yung tatlo pang mga suspect?
Ang isa po doon ay kaanak din at ang dalawa naman ay mga dating tauhan ng isang kaanak na yon. Ayun. Pero yung asawa daw po nung sister, nung suspect, kasama din? Isa po yon sa tinitingnan namin na maaaring kasama talaga base sa sinasabi ng sasalaysay ng mga witnesses po natin. Opo. Ay, meron pa ho bang mga suspect na hindi pa ho ninyo na hindi pa niyo hawak? Yun pong apat po yung suspect natin. Yun pa pong tatlong suspect na ating nakilala. Yun po yung hindi po natin hawak. Okay, pinaghanap na ito. Pero kilala na ho natin. Kilala po natin at kasama na po sila sa mga personalities na aming sasampahan ng kaso anytime soon at halos kumpleto na po yung case folder namin. Okay. Eh, pwede na ba nating pangalanan? Taposin lang po muna siguro natin na okay. Masubmit po namin itong case folder at makasuhan po yung makasuhan po itong mga suspects ay pwede po natin ibigay ang kanilang pagkakakilanlan. Ay, totoo ba merong pinag-uusapan ditong property? May binabanggit po ko na ang isang rason na itong mag-ina ay umuwi dahil ang plano nila ay bibili ng isang ng property sa isang bayan ng Quezon. Okay. Tapos, may dalawa silang pera? Ang sabi po ay may dala silang pera at kung tama nga, nagtutugma almost 500,000 yung worth or I mean 10,000 US dollars kasi alam naman natin ang pwede namang ipasok sa immigration ay ganong kalaking halaga. Oo. Ay mukhang tumutugma po at pero may sinasabi din po na halaga na kanilang kukuhanin dito sa Tayabas dahil meron din po daw silang na-dispose na property dito isasama sa hawak nilang pera at yun yung pambili ng property sa isang bayan naman ng Quezon. So, malinaw po na ang isa sa mga dahilan ay ang pera. Opo, yan po yung una po, yung sinasabi namin na personal na away ng pamilya at pangalawa, yung alam nila po na may paparating ito na may dalang pera. Kaya masasabi namin na dalawa yung dahilan kung bakit nangyari itong krimen na ito. Opo. Eh ano ho yung kanilang away, away ng pamilya, ano daw yun? Yun nga po, mukhang hindi itong magkapatid ay magkasundo gawa nung ang sinasabi nga nung witness na base sa kanya naririnig, itong kapatid na sa Pilipinas ay puno na daw sa masamang trato sa kanya ng kanyang kapatid. Okay. Ay, sino itong si Ligaya Pahulas na sinasabing nagtangka magpakamatay at ngayon nasa ospital? Ayan po yung kapatid ng Lori na ito. Doon. Na kanyang na nagmamayari doon sa bahay na sinabi ng witness na pinangyarihan ng krimen. Eh, ano pa ang ipapalo po natin dito? Halos kumpleto na po yung case folder namin. Idadagdag na lang po namin yung mga nakuha kagabi doon sa pag-i-implement ng search warrant para baka ngayong araw na to ay masubmit na rin po namin sa piskalya itong nabuong kaso sa mga kaso kontra sa mga suspects. Okay. Sige. Kernel, maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you very much po and good morning. Opo sir, magandang umaga po. Ay, nako. Matindi to. Nakialam na rin na siyempre ang Japanese embassy, makikialam mo dito dahil Japanese citizen itong mga napatay na ito. Yung Mai Motige, yung kanina nasa kanan, yun yung ano, yun ang anak nila. Ha? Anak nila na yun, mukhang-mukhang hapon na talaga.